Panginoon, tayo'y laging nakitipon upang matutong magmahalan sa pag-ibig na makamta. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipakita mo ang iyong paglingap sa iyong pag-antig sa aming kalooban upang ang pamumunga ng gawain mo sa amin ay aming mapakinabangan at ang mapagpagaling mong katapatan ay aming mapangatawanan sa pamamagitan ni Hesus Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa Aklat ng Pahayag. Akong si Juan ay nakakita ng isang anghel na bumababa mula sa langit na may malaking kapangyarihan. Nagliwanag ang buong daigdig dahil sa kanyang kaningningan. Ubos lakas siyang sumigaw. Bumagsak na siya. Bumagsak na ang tanyag ng Babilonya. Tahanan na lamang siya ngayon ng mga demonyo. Bilangguan ng masasamang espiritu at pugad ng marumi at kasuklam-suklam na mga ibon. Isang makapangyarihang anghel ang kumuha ng isang batong animoy malaking gilingan. Ubos lakas niyang inihagis iyon sa dagat, sabay wika. Ganito ibabagsak ang tanyag na lungsod ng Babilonya at hindi na siya makikitang muli. Hindi na maririnig sa iyo ang tinig ng mga mang-aawit at ang himig na likha ng mga manunugtog ng alpa, plauta at trompeta. Hindi na makakakitang muli sa iyo ang mga dalubhasa sa anumang uri ng gawain at hindi na maririnig ang ingay ng mga gilingan. Hindi ka na muling matatanglawan ng kahit isang ilawan. Hindi na maririnig ang masasayang tinig ng ikinakasal sapagkat naging makapangyarihan sa buong daigdig ang iyong mga ngalakal. Dinaya mo ang lahat ng bansa sa pamamagitan ng pangkukulam. Pagkatapos nito, narinig ko ang wari pinag-isang tinig ng maraming tao sa langit at umaawit ng ganito. Purihin ang Panginoon, ang pagliligtas, ang karangalan, at ang kapangyarihan ay tanging sa Diyos. Matuwid at tama ang kanyang hatol. Hinatulan niya ang reyna ng kahalayan na nagpapasama sa lupa. Pinarusahan siya ng Diyos dahil sa pagpatay sa lingkod ng Panginoon. Muli silang umawit, purihin ang Panginoon, at sinabi sa akin ang anghel, isulat mo ito, mapalad ang inanyayahan
sa piging sa kasal ng Kordero. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang anyayahan ng Korderong ikakasal. Mapalad ang anyayahan ng Korderong ikakasal. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginooy papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Mapalad ang anyayahan ng Korderong ikakasal. Ang Panginooy ating Diyos, ito'y dapat na malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Mapalad ang anyayahan ng Korderong ikakasal. Pumasok sa Kanyang templo na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri sa loob ng dakong banal. Purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Mapalad ang anyayahan ng Korderong ikakasal. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabutit, laging tapat kailanman. Mapalad ang anyayahan ng Korderong ikakasal. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Narito malapit na sa pag-asa upang ating matamasa. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, kapag nakita ninyong kubkub na ang mga hukbo ng ang Jerusalem, talastasin ninyong malapit na ang pagkawasak nito. Dapat tumakas na sa kabundukan ang mga nasa Hudeya at umalis ng lungsod ang mga naroroon. Huwag nang pumasok doon ang mga nasa kabukiran, sapagkat ito ang mga araw ng pagpaparusa bilang katuparan ng mga nasa saad sa kasulatan. Kawawa ang nagdadalang tao at nagpapasuso sa mga araw na iyon, sapagkat darating ang malaking kapighatian sa lupaing ito at ang puot ng Diyos sa bansang ito. Mamamatay sila sa tabak at dadalhing bihag sa lahat ng bansa. At ang Jerusalem ay magiging busabos ng mga hintil hanggang sa matapos ang panahong itinakda sa mga ito. Magkakaroon ng mga tanda sa araw, sa buwan, at sa mga bituin. Sa lupa, ang mga bansa ay masisindak at malilito dahil sa ugong ng mga daluyong ng dagat. Ang mga tao'y hihimatayin sa takot dahil sa pag-iisip sa mga sakunang darating sa sanlibutan. Sapagkat mayayanig at mawawala ang kani-kanilang landas, ang mga planeta at iba pang katulad nito sa nasa kalawakan. Sa panahong iyon, ang anak ng tao'y makikita nilang dumarating na nasa alapaap. May dakilang kapangyarihan
at malaking karangalan. Kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magala kayo sapagkat malapit na ang pagliligtas sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayong lahat. Sa atin pong napakinggang unang pagbasa at mabuting balita ngayon, masasabi pa po natin bang mabuti pa rin po ba? Parang 70 to 80% nung sinasabi sa mga nang narinig natin ngayon ay puro kasamaan. No? Yung katanyagan ng Babylonia sa unang pagbasa ay nawala na. Itong katanyagan niya, bakit nawala yung katanyagan ng Babylonia at bakit ang Jerusalem nawala ang ningning? Dahil yung tumira dito, hindi na sinaalang-alang yung respeto sa lugar na iyon. Ang namayani ay kasamaan at selfishness, kasakiman. Mabuti pa ba yung ganun? Mabuti pa ba yung balitang narinig natin? Yung balitang narinig natin ay warning. Ano po yung makikita nating silver lining? O ano ba yung makikita nating mabuti sa ating narinig? Winawarningan tayo na tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga tagasunod ni Kristo, ay dapat mamuhay bilang tagasunod ni Kristo. Hindi po lamang sa pangalan, hindi po lamang sa aksyon na kasi dumadalaw ako sa Quiapo, okay na yun. Hindi. Kailangan ipakita natin na Kristiyano tayo, saan man tayo magpunta. Pumunta man tayo sa palengke, sa mall, sa eskwelahan, sa trabaho, ipapakita natin na alagad tayo ni Kristo. Nung nasa itong ebanghelyo ngayon, no, may mga kababalaghan na doon lang nila makikita. Matakot tayo. No? Nung ako po'y lumalaki, ang alam ko lang na signal number ay signal number 1, 2, at 3. Ngayon po sa panahon natin ngayon, meron ng signal number 4 at signal number 5. Yung kaibigan ko pong pare, si Father Joel, na naka-assign sa Batanes, ipinakita sa akin yung video na ng signal number 5 sa Batanes. Kung nakakita ho kayo ng sasakyan na nililinis gamit ang pressure washer, ang pressure hose, ganun kalakas yung signal number 5. Hindi masarap sa pakiramdam yung tamaan ka ng tubig na signal number 5. Sa sobrang lakas ng hangin, sa sobrang lakas ng tubig, ganun kaingay, parang pressure washer, tatama sa katawan mo. Nakakasugat ho, masakit ho. Kababalaghan, imagine niyo po na sa pagising natin ngayon sa araw na to, hindi nagpakita ang araw. Di po ba matatakot tayo? Dahil sanay na po tayo sa bawat araw-araw na pagmulat ng mata natin, maliwanag na, andyan na ang araw. Pag nangyari yun, hindi sa tinatakot tayo ng Diyos, pero malapit na yung katapusan. Tayo'y pinaghahanda ng Diyos, hindi niya tayo tinatakot. Tandaan natin, kung tunay tayong mga alagad ni Kristo, kung tunay tayong alagad ng poong Jesus Nazareno, wala tayong dapat ikatakot dahil nalalapit na ang pagkasalba sa atin, ang pagliligtas niya sa atin. Malapit na. Kaya maging handa tayo. Ipagpatuloy natin ang mga kabutihang ginagawa natin at lumayo tayo sa mga kasamaan na magpapahamak sa atin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang natitipon tayo upang ipagdiwang ang misteryo ng ating kaligtasan, bumaling tayo sa Diyos Ama nang may pananalig at hingin ang kanyang awa. Ang ating pong itutugon, Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami.
ang bayan ng Diyos, naway maakit sa pananalangin at pagsisisi, habang umaasa sila sa pagdating ng kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga namumuno sa ating lipunan, naway makita ang kamay ng Diyos na gumagalaw sa mga pangyayari ng ating buhay. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Tayo naway tumingin sa kinabukasan ng may pag-asa at lakas ng loob. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Ang mga may sakit, naway mamuhay sa kasiguraduhan at pag-asa sa pamamagitan ng mga panalangin at pag-aalay ng kanilang mga kapamilya at kaibigan. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Sa mga namayapa na, ipagkaloob nawa ng anak ng tao ang kaligtasan. Manalangin tayo. Tapat na Panginoon, basbasan mo kami. Panandalian tayong manahimik upang isama sa ating misa ang ating personal na kahilingan. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang mga panalangin ng iyong bayan at tulungan mo kaming yakapin ang hamon ng krus sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Salamat sa iyo, ating Panginoong Jesus. Ako'y inibig mo at inangkilabo. Ang tanging alay ko sa'yo, aking Ama, ay buong buhay ko, puso at kaluluwa, di makaya ng maipagkaloob. Mamahaling iyas, ginigintong nilukob ang aking dalangin. O Diyos ay tanggapin ang tanging alay ko, daway gamitin. Ito lamang, Ama, wala nang iba pa akong hiniling. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga banal na alay na iyong ipinag-utos na aming italaga sa pagsamba sa iyong ngalan at upang kami ipagindapating paunlakan ng iyong tapat na pagmamahal. Gawin mong ang iyong mga utos ay sundin namin kailanman sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw na iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala na paririto sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, Ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Maghitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo naming kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Dasalin natin ang itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin.
At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapalain ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming paulit-ulit na pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito si Jesus, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Ama, mapapanatag ang aking kaluluwa sa kanya, nagmumula ang aking pag-asa. Ikaw ang aking kaligtasan, nasa iyo aking kaluwalhati, at ikaw lamang aking inaasahan, ang aking muot at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Paniniling di ko pa nanaligan, puso'y di igit sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan, na aking lakas at takbuhan.
sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya. Nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Ikay puno ng kabutihan, pastol kang nagmamahal sa kawan. Inakay sa lunti ang pastulan, tupay hanap mo kung mawaglit man. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya. Nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa sa Kanya. Nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. Announcement, mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating Paris Finance Office ang Nazareno Images, Nazareno Medallion at Nazareno Novena Booklet. Available na po opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating Paris Finance Office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Paalala sa mga nagsisimba, pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor, Pambansang Dambana, ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming pinagkalooban mo ng pagsasalo sa iyong kagalakan ay lagi nawang lumingon sa pinanggalingan nitong banal na pakikinabang, upang kami huwag mawalay sa iyo na aming hantungan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoong naming Diyos, Ama namin, ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila'y maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen.
sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang kapayapaan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin. Pilipinto ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesús Nazareno. Iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, minulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, pinulwalhati ka namin.